kanghel ng kapayapaan sa inyong kalagitnaan. Salamat po. Ang sabi niya ay ganito, ako'y naparito sa inyong kalagitnaan at isinugo ng Panginoon upang isa-isa ang mga katotohanan na dapat na malaman ng sanglibutan at ang mga katotohanan na magpapabukas sa bawat isipan at puso ng bawat nilalang ng Diyos sa ibabaw ng lupa. At upang ihayag sa kalagitnaan yung mga hiwaga na dapat malaman ng sanglibutan sa pamamagitan ng bawat tinirang ng dakilang amang limita at sa pamamagitan ng inyong paglibot sa iba't ibang dako ng inyong bansa na inyong ipinahihiwatig ang mabuting balita sa kinapay at inyong ipinahihiwatig sa mga nilalang ng Diyos na buhay ang mga salita na nagmumula sa kaban ng tipan na dapat nila itong pahalagahan at pagkaingatan. At ngayon sa kalagitnaan na dapat nang may mulat ang tao sa mga katotohanan at hiwaga na nababalot sa inyo at sa inyong bansang kinasasalig. Na ang bawat nilalang ng Diyos na buhay ay nagkaroon ng kapamalan sa lupa upang pangalagaan ang lahat ng nilalang at ang lahat ng mga bagay na ipinahintulot sa ibabaw ng lupa. At yung ito'y mga mapubuti. Maging ang mga hayop na dapat pangasiwan at pangalagaan ng sanglibutan. At ngayon ay dadako tayo kung saan kailangan ang tao ay gumising at tumayo mula sa pagkakaimlay sa kanyang pagkatulog upang maunawaan ng bawat isa't isa ang mga nilalaman ng kaban ng tipan at upang maunawaan ng bawat isa't isa yaong isinasaysay sa kalagitnaan ng mga mensahe. At ngayon, o kayong mga nilalang ng dakilang amang lumika na inyong alalahanin yaong nagbigay buhay sa inyo at inyong alalahanin yaong nagbigay ng kapahintulutan na kayo'y mamuhay sa ibabaw ng lupang inyong kinasasalita at inyong alalahanin at pagkaisiping mabuti kung ano baga dapat ang tunay gawin ng tao at kung ano baga talaga ang tunay na katungkulan ninyo bilang mga nilalang ng Diyos na buhay na ang bawat isa't isa sa inyo bagamat kayo ay nagkaroon ng kani-kaniyang sariling kapanahunan at sariling kapanganakan at sariling paggawa sa ibabaw ng lupa datapuat iisang lahi lamang ang inyong mga pinagmulan bagamat hindi nalalaman ng sanglibutan ng mga hiwaga ng kahitasan na sa ngayon inyong kalagitnaan ay sinasaysay at hinayag ng bawat isa't isa sa inyo o tao na kailangan manumbalik sa harapan ng dakilang amang lumika sapagkat dumating na sa inyong kapanahunan at nagaganap na nga sa inyo ring kapanahunan yung paghukom ng dakilang amang lumika sa ibabaw ng lupang inyong kinasasaligan na huhukuman ng dakilang amang bawat may buhay sa ibabaw ng lupa nasa kalangan ng bawat isa't isa sa inyo na kayo ay magkakaroon ng sarili ninyong kapalaran na kayo mismo ang hawak nito datapuat dun kayo na nagkakamali sapagkat ang mga kapalaran na sa inyo'y nagaganap at
nangyayari. Ito'y naging kapahintulutan ng amang lumikha da tapwat kayo o tao. Hang sumira ng mga tadhana na senyo'y nakatadhana. Hat ang mga kaganapan sa inyong pamumuhay. Nang tao ay nakadadanas ng mga sumpat kaparusahan na hindi man lamang inisip ng tao kung ano ang kanyang mga pagkakamalit pagkakasal. Na hindi man lamang inisip ng tao at hindi man lamang mapagbulay ng tao kung ano baga talaga ang kanyang kahihinatnan sa buhay na ito. Na ang bawat nilalang ay lumalakad na tila hindi alam kung saan paroron. At ang bawat nilalang na may buhay, maging kayo tao ay hindi man lamang ninyo iniisip kung ano ang inyong kahinatnan sa mga darating na bukas. At hindi man lamang ninyo alintana ang mga panahon at ang mga dilubyo na dumarating sa inyong buhay na sa akala ninyo ay ito'y natural lamang at walang ibig sabihin ng mga kaganapan na ito na diyan na nagkakamali ang sanglibutan. Sapagkat ang lahat ng kaganapan na nagaganap sa inyong kapanahunan ay pinaintulutan ng dakilang Ama upang madatnan man lamang ng takot at panginginig ng sanglibutan. Datapwat, nasaan ang takot? Nasaan ang panginginig? Nasaan ang sinasabi nilang nakikilala ko ang Diyos? At nasaan ang sinasabi ng tao na kanilang iniibig ang dakilang Amang lumikha? Datapwat, alalahanin ng sanglibutan. Bagamat kinilala ng tao ang Diyos sa ngalan, sa salita, at sa kapangyarihan ay pinagkakaloob sa daigdig, datapwat, nasaan ang paggawa ng tao? Nasaan ang tunay na pananampalataya na kailangan may pakita sa kalagitnaan at kailangan may pakita ng sanglibutan sa harapan ng dakilang Amang lumikha? Yaong pananampalataya na dapat at karapat dapat sa harapan ng dakilang Amang lumikha. Napagtantubaga ng tao ang mga pagkakasala na kanyang nagawa sa sanglibutan at napagtantubaga ng tao yung mga kanyang ginagawa at kanyang nilalakad sa ilalim ng araw na hindi man lamang inisip ng tao kung ano baga talaga ang kahihinatnan ng lahat ng kanyang nagawang pagkakamalit pagkakasala sa harapan ng dakilang Amang sapagkat ang tao ay naging kampante nang dakilang Ama ay maibigin, nang dakilang Ama ay maunawain, at ang dakilang Ama ay mapag-unawa at mapagpasensya. Datapwat, ang lahat ng ito ay mayroong hangganan. Na kung ang tao ay hindi sumunod sa kanyang palatuntunan at hindi sumunod sa kautusan ay pinagkaloob sa ibabaw ng lupa at ang unawa ng dakilang Ama ay bunalaos sa daigdig at ibinigay sa tao, na kung ang unawa na ito ay maubos, anong kahihinatnan ng sanglibutan? At ano ang kahihinatnan ng inyong buhay sa ibabaw ng lupa na hindi man lamang nila napagbulay mula pa noong kapanahunan ng iba't ibang mga propeta na nagkaloob ang dakilang Ama ng kaparusahan na kanilang binabasa sa kabanggitan? Datapwat, hindi mang nawan na kung paano nilunod ng kapanahunan ni Luwi ang mga tao sa pamamagitan ng pag-ulan ay baka gayon din ang maganap sa inyong daigdig
at sa inyong bansang pinakamahal. Na hindi man lamang marunong isipin ng tao, at hindi man lamang marunong mag-isip ang tao, kung ano baga talaga ang kailangang ganapin sa ibabaw ng lupa, at kung ano baga talaga ang kanilang misyon, upang makakita ang dakilang Ama ng mga tao na nagiging banal sa inyong bayan, sapagkat nasaan doon ang matatag at malakas na pananampalataya, nasaan doon ang paggawa at pagsunod sa mga batas at palatuntunan na bilang sa inyong kalagitnaan ay inihayag sa inyo ang mga bagay na darating mula pa sa pasimula hanggang ngayon sa inyong kasalukuyan na kayo bilang nakaalam ng mga katotohanan at nakakita ng mga hiwaga at nakalasap ng mga biyayang kaloob na mula sa kahitasan, paano pa ninyo nadudungisan ang ngalan ng dakilang Amang lumikha? At paano pa ninyo naharap ang dakilang Ama ng bawat isa't isa sa inyo, maging sa pagkilos at sa paggalaw, ay nangag-aalinlangan ng bawat isa't isa sa inyo? Inyo bagang napagbulay, yung inyong sinasalita sa sanglibutan, at inyo bagang nangapagbubulay ang mga bawat binibigkas ng inyong mga labi, na kung ito baga ay payo rin para sa inyong sarili, na inyong alalahanin na maraming tao ang kailangan ninyong iligtas at maraming tao ang nalalagay sa panganib sa oras-oras at minuminuto, sapagkat ang bawat tiktak ng orasan ay naging mahalaga. Ang katanungan, ang bawat tiktak baga ng orasan para sa inyo ay naging mahalaga. Ang bawat bagag binibigkas sa kalagitnaan na mga tinig na mula sa kaitasan na inihayag sa inyong kalagitnaan ay naging mahalaga baga. At ang bawat pagbuklat ninyo ng kaban ng tipan ay ito bagay inyong isinasapuso't isinasaisip. Nasa akala ninyo ay hindi binibilang ang bawat galaw ng bawat isa't isa sa inyo. At sa akala ninyo nang yung bawat kilos at galaw, maging ang yung pananalita ay sinisiyasat sa kalagitnan, na kung paanong hukuman ng dakilang Amang lumikha ang sanglibutan, ay gayon din kayong huhukuman sa kalagitnan. Na sa akala ninyo ay magkakaroon pa ang bawat isa't isa sa inyo ng pagkakataon upang makabalik sa dati ninyong kinaugalian at sa dati ninyong daan na nilakar, na diyan ang nagkakamali ang bawat isa't isa sa inyo, na bilang kayo ay nakakilala ng katotohanan at nalasap ninyo yung mga kaloob na pagpapagaling at mga kaloob na kung saan ang inyong mga palad ay nagkaroon ng kapangyarihan at nagkaroon kayo ng kapahintulutan upang magligtas ng buhay. Datapuat saan nagamit ang iilang karunungan at saan natago ang iilang ilawan na dapat nailagay sa tamang lalagyan at nasaan ang mga gawa na dapat na nag-agawa sa kalagitnaan at nasaan ang pagsunod na ang sinasabi ng bawat isa't isa sa inyo na pagkakaisa, datapwat, hindi maglarawan sa bawat isa't isa sa inyo. At bilang sa inyo na mga mananamba, na mga nakarinig na mga aral at nakarinig na mga tinig na mula sa kahitasan na ipinagkaloob sa inyong kalagitnaan, na matapos na kayo'y makatanggap na kaloob na pagpapagaling at
inyong winalangalaga ang bawat salita ng kabanang tipan at inyong winalangalaga ang bawat payo ng mga alagad. Ay ano ang kahinatnan ng buhay ng bawat isa't isa? Sapagkat ang tao ay nahihirapan na magbalik loob sa dakilang Ama. Na sa anong kadahilanan ano't ang tao ay nahihirapan sa pagbabalik loob? Nang dahil sa kanilang sariling pagkakasala na nag-umpisa sa tuldok at lumaki ng lumaki na tila hindi sila makaharap sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat sila'y nadungisan ng kanilang sariling kagagawa. Na yan baga ang dahilan at yan baga ang isa sa nagiging kadahilanan na kung bakit kayo na mga mananamba, na mga nakarinig ng mga aral at nakalasap ng pagalingan ay hindi ninyo makaya na talikuran yaong inyong dating kinaugalian. At hindi ninyo kayang talikuran yaong mga kasalanan na inyong nagagawa sa ibabaw ng lupa sapagkat ano sa inyo at anong halaga ng mga kasalanan na ito at ano ang halaga sa inyo ng inyong mga pagkakamali na dahil sa inyong pagkakasala at pagkakamali ay dumarating ang kaparusahan at sumpa na inaabot ng inyong katawan at ng inyong kaluluwa na kung kayo'y hindi makapagbalik loob ay ano nga ang dadatnan ninyo sa kalagitnaan at ano kaya ang inyong mararanasan. Kaya't ang bawat isa't isa sa inyo ay magpursige na magbalik loob sa dakilang Ama. At ang bawat isa't isa sa inyo naway mamulat sa katotohanan. At ang bawat isa't isa sa inyo naway magkaroon ng kapayapaan at tunay na pananampalataya at tunay na gawa upang sa pagsiyasat ng dakilang Ama sa sanglibutan ay isa kayo sa mapili upang mailigtas at mapunta sa buhay na wala hanggan. At yan lamang ang aking sasalitayin sa inyong kalagitna. At hindi na ako pa magtatagal muli sa inyo. Ako ang Pulisya ng Kalawakan, San Miguel Arcangel ng Sumainyo. Adios! Hallelujah!